Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Arlene. Mula sa AAAO is DJ Art. Handa na ba kayong matuto? Ika-27 linggo, unang araw. Bago natin umpisahan ang isang kwento, ay magkakaroon muna tayo ng paghahawa ng balakid upang higit ninyong maunawaan ang mga salitang gagamitin sa kwento. Mabilis tumakbo ang aking kapatid. Nasirang hawakan ng bag, natanggal na sintas ng sapatos, masayang naglalaro. Tingnan ang nasa larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos. Tumahimik at makinig sa kwento. Ang programang inyong mapapanood ay pwede sa lahat ng manonood at lalong-lalo na sa mga batang tulad ninyo. Sina Pedro at Pablo. Isang araw, nagpunta sa plaza sina Pedro at Pablo upang maglaro. Maya-maya ay biglang umulan. Ulan, ulan, ulan! Ayan na ang ulan! Sabi ng dalawang mga bata. Naulanan na ang mga punong kahoy. Naulanan na ang kalsada. Naulanan na ang mga bubong. Pero tayong dalawa, hindi nababasa ng ulan, sabi ng dalawang bata. Tuwang-tuwa ang dalawang bata sa ulan. Ulan, uminto ka na! Sabi ng dalawang bata. Sa ilang sandali pa ay tumigil na ang ulan. Tinawag ni Pedro si Pablo para maglaro. May bagong bisikleta si Pedro. Kulay berde naman ang dalang bisikleta ni Pablo. Nagkarera ang dalawa. Bilisan mo, Pablo! Bilisan mo pa! Kantyaw ni Pedro. Bilisan mo rin! Bilisan mo! Kantyaw naman ni Pablo. Ngunit napansin ni Pedro na biglang natanggal ang kadena ng kanyang bisikleta. Biglang lumuwag ang pedal nito. Kahit anong gawin ni Pedro, ayaw nang umandar ng kanyang bisikleta. Parang maiiwan na siya sa karera. Sinika pa rin niya itong ipedal. Nagtaka siya nang biglang tumakbo ito ng mabilis na mabilis hanggang makarating sa dulo ng paligsahan. Mabuhay! Nanalo ang bisikleta ko! Sigaw ni Pedro. Ika-27 linggo, ikalawang araw. Tayo ngayon ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, basahin at unawain ang mga panuto. Ikalawa, makiisa ang mga kasapi sa pangkatang gawain. At ikatlo, gumawa ng tahimik. Para sa pangkat-isa, paborito namin, iguyot ang pangunahing tauhan sa kwento. Pangkat-dalawa, naramdaman namin, iguhit ang naramdaman ni na Pedro at Pablo habang sila ay nagkakarera. Pangkat-tatlo, ikilos mo. Isadula ang bahagi ng kwentong naibigan ninyo. Pangkat-apat, ang galing! Gumawa ng medalya o laso na iaandog sa batang nanalo sa laro. Gamitin ang karton, krayola, laso at gunting. Ano-ano pang sasakyan ang ginagamit sa larong karera? Pagmasdan ang mga larawan ng mga sasakyan. Saan ginagamit ang mga sasakyang ito? Ito ay mga sasakyang panghimpapawid. Ito ay lumilipad. Ito naman ang mga sasakyang panlupa. Umaandar ito sa lupa. Narito naman ang mga sasakyang pantubig. Mahalaga ba ang mga sasakyan sa atin? Bakit? Tayo ngayon ay nasa 27 linggo, ikatatlong araw. Tayo'y magbalik-aral. Ano ang ginagawa ni na Pablo at Pedro sa plaza? Pakinggan natin ang isang awit.
Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan natin ay sumigla. Tungkol saan ang awit? Ano-anong kilos ang nasabi sa awit? Ano-anong kilos ang ginaya ninyo? Narito ang mga salitang kilos. Salitang ugat, naganap na, ginaganap pa, gaganapin pa lang. Salitang ugat ay karera. Kung ito ay naganap na, nagkarera. Kung ngayon ginaganap o ginaganap pa, nagkakarera. Kung gaganapin pa, ay magkakarera. Basahin natin ng sabay-sabay. Ehersisyo. Nag-ehersisyo. Nag-e-ehersisyo. Mag-e-ehersisyo. Iyak. Umiyak. Umiyak. Iiyak. Palakpak. Pumalakpak. Pumapalakpak. Papalakpak. Takbo. Tumakbo. Tumatakbo. Tatakbo. Luto. Nagluto. Nagluluto. Magluluto. Basa. Nagbasa. Nagbabasa. Magbabasa. Langoy. Lumangoy. Lumalangoy. Lalangoy. Ligo. Naligo. Naliligo. Maliligo. Laba. Naglaba. Naglalaba. Maglalaba. Akyat. Umakyat. Umaakyat. Aakyat. Tulog. Natulog. Natutulog. Matutulog. May mga kilos tayong ginagawa bago pumasok sa paaralan, sa loob ng paaralan at pag-uwi sa bahay. Ano-ano ang ginagawa ninyo bago pumasok sa paaralan, sa loob ng paaralan at pag-uwi sa bahay? Ano-anong kilos ang ginawa na? Ano-anong kilos ang ginagawa pa lang? Ano-anong kilos ang gagawin pa lang? Anong pantigang idinadagdag sa unahan ng salitang kilos na naganap na? Anong pantigang idinadagdag sa unahan ng salitang kilos na ginaganap pa? Anong pantigang idinadagdag sa unahan ng salitang kilos na gaganapin pa lang? Ano-ano ang tatlong kaganapan ng salitang kilos? Ang mga salitang kilos ay may tatlong panahunan. Ito ay ang mga sumusunod. Naganap na kung ang kilos ay tapos na gawin. Ginaganap pa kung ang kilos ay ginagawa sa kasalukuyan o sa ngayon. At gaganapin pa lang kung ito ay gagawin pa lamang. Narito ang mga salitang ugat. Sa ikalawang kolom ay ang mga kilos na naganap na. Sa ikatatlo ay ang ginaganap pa at sa ikaapat ay ang gaganapin pa lang. Salitang ugat natin ay kain. Kain, kumain, kumakain, kakain. Basahin natin ng sabay-sabay. Kain, kumain, kumakain, kakain. Laro, naglaro, naglalaro, maglalaro. Lakad, naglakad, naglalakad, maglalakad. Tayo, tumayo, tumatayo, tatayo. Ngayon ay inyo namang kukumpletuhin ang chart. Narito ang mga salitang ugat. Ibibigay nyo ang kaganapan ng bawat kilos. Kumpletuhin ang bawat pangungusap. Ika-27 linggo, ika-4 na araw. Magbigay ng mga salitang kilos at sasabihin kung ito ay naganap na, ginaganap o gaganapin pa. Ating kumpletuhin ang chart.
Sumulat ng mga pangungusap gamit ang mga sumusunod na salitang kilos. Ika-27 linggo, ika-5 araw. Sumulat ng isang talata tungkol sa iyong karanasan sa pagsakay sa sasakyan. Gamitin ang iba't ibang kaganapan ng salitang kilos at mga pinaikling salitang panghalili sa pangalan. Hatid. Iyak. Kain. Laro. Hugas. Ligpit. Linis. Sa ating pagtataya, sumulat ng pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ipinakikita sa bawat larawan. Kumpletuhin, sumulat ng isang talata tungkol sa iyong karanasan sa pagsakay sa sasakyan. Gamitin ang iba't ibang kaganapan ng salitang kilos at mga pinaikling salitang panghalili sa pangalan. Sumulat ng tula, awit o mga nakakatuwang karanasan habang ikaw ay nasa loob ng sasakyan. The parrot materials like songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, videos, and others included in this book and CD are owned by the respective copyright holders. The author does not represent nor claim ownership over them. Ito ay hatid sa inyo ng AAOA's DigiArt. Hanggang sa muli mga bata, paalam!